Okay. Okay, let's move forward sa ating pickings, mga brother. So, makikita nyo, mga brother, sa ating blue side, first pick natin ang Rostar. Then, red team naman natin, mga brother, is ang Wit and Friends Reborn. So, high gameplay ang makikita na naman natin, mga brother. These are teams na malakas at mataas ang capabilities na mag-dominate. So, tignan natin kung paano nila didiskarte yan. Hopefully, nakapag-aral sila ng mabuti sa mga lineup ng bawat isa. Tsaka gaganaan ka talaga sa logo pa lang ng Wit and Friends. Makikita mo na, alam mo yun, yung gana mo nandyan eh. Ayan, taas mo nga ito. Si Marluga, basta may Marluga ka ng logo, panalo ka dyan, mga brother. Sigurado yan. So, ito mga brother, bans from both sides. We have Banna, PNK, Ban, Joehead. So, they don't. So far, walang nag PNK. Even though available si PNK, no? It's more on Valir, Louie, no? Now, on the red side ban nila is the Uranus. So, pwede sila magban pa ng Yuzong, Esmeralda, they banned, so nagban din sila ng support. So, they banned si Lina, mga brother. Open ang mga side lanes natin dito. Iba kasi ang banning sa draft pick, so you need to be, to be careful kung sinong, anong plan. You need to set a plan bago kayo mag-draft, no? Dapat ganun pa lang. Lalo na kung kilala nyo na, alam nyo na yung capabilities ng isang team na makaharap ninyo. So, first pick natin, mga brother, is the Yuzong. Then, tignan natin dito, pwede nilang i-block pa ng Esmeralda, is open, mga brother. Then, yun, Kaja is open. So, mga support, Louie is also open, mga brother. Atlas, then, Link, Claude, mga brother, open. Hellcurt is open. Ang dami nating open ngayon. We have the Tamus is also open. Oh, so they went straight para sa link, mga brother. And kahapon, it was Parumbado who was using the link, mga brother. So, Tamus is also open. Tignan natin, sino ipipick nila? Atlas ba? Karina? Puta, nag-ult ako eh. So they went for the Cho. Cho? Baka tank Cho to ah. Parang maaga masyado, no? So, baka gusto rin nila ng crowd control na manggagaling sa Cho. Kasi masakit din naman na counter si Cho pagdating sa link. So, kinuinunan na nila. Pero ito yung sinasabi ko, Atlas is available, mga brother. Atlas is good. Nakita nyo naman, pinakitaan tayo kanina ni Panting how to use the Atlas wisely. So, yan mga brother, Atlas. Now, another sustain lane. Meron tayong Thamus, mga brother. Then, Louie. Ayan. Louie, mga brother. Finally, na-pick din. Kapag malakas, nakita nyo naman ang damage potential na meron ng Louie plus the crowd control. So, maganda ang Louie pick na dito. So far, maganda ang trade. Pero, lamang dito, upon the draft pick, mga brother, lamang dito ang side ng Rostar dahil sa Atlas plus the side lanes na pinili nila, mga brother. So, ayan, mga brother. They ban the tank, mga brother. So, we still have Grak, Basha, Akai, and then, Grak, Basha, Akai. Depende kung sino nilang sinong si-set up nilang tank. So, Masha, si Kims ulit ang gagamit ng Masha. Panigurado, kahapon siya ang gumamit niyan. Alam niya naman kung paano siya gumamit ng Masha. Objective type Masha lang yan, mga brother. So, ito natin nga natin sino magiging core dito ng Rostar. Would it be last? So, they went for the carry. Okay. Maganda yung carry niyan kasi mapoprotekta ng tama. Since you have the Yuzong and then the Thamus. Tapos meron ka pang Atlas. Oh, they went for the support up. Finally, makita naman natin again ang Natalia support, di ba? Medyo nang left off ang Natalia support dahil ang dami ng support na pwede mong gamitin, eh, no? Pero ito, Natalia support is OP pa rin yan, mga brother. Depende sa paggamit na lang paano nyo isa-set up yan. Looking at the draft, mga brother, lamang dito ang side ng Rostar. Looking at the draft, pero depende. Makikita natin yan sa rotation. So, doon nakadepende yan sa rotation, mga brother, kung paano nila i-execute yan. Kasi ito, counter naman ang Natalia para sa Ling. So, ito mga, ito talaga uso ba? Uso na uso to, no? Tank Hilda, mga brother. Semi-tank Hilda. No? Semi-tank Hilda, mga brother. Tingnan natin, ha? Retri Hilda. So, mangguguling Hilda dito. So, no undefined, undefined ang mga tank natin dito. Pero panigurado to. Kasi pwedeng si Cho ang mag-tank. Pwede rin naman si Hilda ang mag-tank. So, makikita natin, depende kung paano nila isi-set up to, mga brother. Pero looking at the draft nga again, lamang dito para sa akin ang team ng Rostar.
Pero let's not judge, di ba? Masyadong maaga ata para mag-mangusga. So, tingnan natin mga brother. Let me just introduce both teams, mga brother. For the blue side, we have here Rostar. We have Team Rostar. Ganggang for the Atlas. Gelido for the Carry. Alpha Gunner for the Natalia. Chief Palpatine. Palpatine for the Yuzong. And Gosen for the Thamos. Now, on the red side, mga brother, we have Wheat and Friends Reborn. We have Kims again for the Masha. Soika for the Hilda. Wits for the Luyi, Raven for the Cho, and then Barumbado for the Ling. So dito si Soika, the Hilda is the tank, mga brother. No? So maganda rin yung tank emblem na gamit niya. Sure pack. Now let's move forward to the land of the fucking LOL, mga brother. Hindi na natin patatagalin ito. Comment nyo na yung team sa gusto nyo. Comment, exclamation point, hashtag, yung exclamation point notify, tapos yung hashtag nyo. Ng hashtag the team that you are supporting, mga brother. So ito na, mga brother, bottom lane si Kims, 1v1 with the si Shield, si Palpatine medyo delikado, mga brother. So cut lane to, mag-invade sila ata ng red, tingnan natin, pero baka ma-sandwich sila dito. Ingat na lang sila, parehas mataas ang sustainability na ito, dalawang to, mga brother. So tingin ko, in-invade na nila para ma-avoid nila na ma-invade din sila, since sila ang may potential invade kapag ikaw ay Ling, gusto nilang binablock na yung blue buff nyo. Pero ito, successful ang magiging rotation. Pero top lane dito, patay pa nga first blood. Ang ganda doon ng sneak attack coming from Alpha Gunner, taking down one of the members of a team Rostar, mga brother. Ang ganda ng team ng Wheat and Friends Reborn. Maganda ba na doon? 1-0 na, mga brother. Pero si Wewitz, delikado. Ang ganda ng patay doon. 2-0 na, mga brother. Rostar taking down another team member of the Wheat and Friends, mga brother. Pero naka-invade man sila. Nakakuha naman sila ng dalawang kill. So far, lamang dito sa pera ang ating team Rostar. Yeah. So balik sila sa laning, mga brother. Walang problema. All is good in the motherfucking good lang yan. Pero to top lane, si Raven, mga brother. Ginugulo lang Alpha Gunner with the gameplays, mga brother. Yan ang sinasabi kong annoying Natalia, 'di ba? Sa lane kasi nagugulo yan, pupunta yan, silence ka, mamba in, mamba out, damage in, damage out. Yun lang gagawin niya. So ito, binablock na nila ang pwedeng mabigay na damage, early damage nitong ating Cho. Pero ito, tingnan natin si Brother Soika, tamang check push lang, pero naramdaman niya nang unti-unti na meron pala doon at masakit din ang ang passive coming from Brother Gilito, which is the carry. Pero si Brother Ganggang, masyado atang malalim, mga brother. Pero si Alpha Gunner nandyan, to back him up, mga brother. Soika, masyado na malalim. At nandyan si Brother Gilito, taking down our Hilda, mga brother. At yun pa nga, napatay pa nga si Brother Ganggang, delikado. Matitake ba ito ni Brother Barumbado? Ito na, Gilito versus Core versus Core, mga brother. Pero nararamdaman nyo, eto pa nga, Wibis, medyo delikado. Gumana ang kanyang yin and yang. Patay ito si Brother Alaluyi. Pero ito si Barumbado. Naku po, muntik na nga. Kala ko, magugoyo ito ni brother Kari, ni Brother Kirito, si Brother Barumbado. Pero ito pa nga, Barumbado, nandyan lang ang ating Natalia. Baka madali siya niya, nakamabaot pa nga, safely surviving, nakasurvive dito ang ating Link. At nakakuha pa siya ng 2 kills, mga brother. Yun nga lang, ang ating Link, naka-killing spree, no? Nang sinasabi ko sa inyo, mga brother, yung Luyi, yin and yang combination, masyadong masakit. Yan, masyadong masakit yan, mga brother. Ha? Lalo mamaya pag clash, pag puno yan, pag hindi mo napansin yan, mga brother, lalakad buhay mo dyan. So, ito Raven, masyado atang lumalim to, pero hindi, mambout na siya. So, the threat of going for segways, mga brother, dahil meron kang Natalia, is delikado. Ito na, brother. Raven, tamang sipa lang, Way of the Dragon kay Brother Gosen, pero hindi, bumaka pa na din si Brother Alpha Gunner. Gosen medyo delikado, ang ganda doon, Raven killing our Thamos, pero hindi, bumawi si Brother Alpha Gunner. Pero ito, si Brother Barumbado, hindi niya napatatakasin ito, delikado ang ating Natalia, mga brother, makakamambaot pa? Hindi, Alpha Gunner, nandun na sa second skill, smoke screen, mga brother, makakamambaot ba doon? Oy! Clutch pa nga, ang galawan doon ni Alpha Gunner, mga brother, nakatake na doon ang Brother Luyi natin. Hindi ko nakita yun, pero ang ganda ng ginawa dito ni Brother. Nagtitipi lang siya sa tabi, hindi random yun ni Brother Ling. Yun ang malupit, ha? Good game. Good well play. A good game well played doon na pinakita ni Brother Alpha Gunner. So ito, balik lang sila sa lanes, mga brother. Ha? Let us check the items niya. Let us check. Oh, ito na, tingnan natin. Bago tayo mag-check ng items, Alpha Gunner with the pokes, mga brother. Micro gaming coming from him. Yan ang masakit at threat potential na binibigay ng isang Natalia. Pero top lane, mga brother, tingnan natin 1v1 with the great one.
So wala pa mga brother masyado nangyayari sa items natin. Basic pa lang, wala pa nakakabuo ng final item. Since 4 minutes pa lang, no, masyado maaga ata. Pero ito sa top lane, si Brother Soika backing the Chu. Gosen, medyo malalim ata, masisipa ata to Way of the Dragon. Kahit nag-clicker, nahuli pa rin mga brother. At dito ang ating Link. Link taken down, pero to fatal links ata. Mga brother, hindi, hinintay niya na lang na makapag-SS. Ang ganda doon mga brother, naramdaman ni Brother Barumbado. Tignan natin, malalim din mga brother. Kaya tanking ni Brother Soika. Soika, mambait, mamba out. Mga brother, siya na tumaki ng damage. Pero ito, tignan natin si Brother Alpha Gunner. Mangkukulo ba to? Raven, going for the turn. Mga brother, Alpha Gunner, annoying our show. Pero hindi, magta-turn na lang ang team ng ating roster. Pero ito, sa bottom lane, nakatake pa nga si Brother Kim. So that is a good trade na rin mga brother. Meron silang, may slight map control sila. No, na-take pala ni Brother Shift pa tayo ng bottom lane against the Masha, no? So, si Masha dapat ang nag-objective. Si Masha ang nakuhaan ng objective, mga brother, no? Pero ito, kailangan mabakapan lang. Pwede na ito magtuloy-tuloy sa top lane at nakupo top lane na kalbo na rin, mga brother. So, trade lang, mga brother, sa pagdating sa turret. Okay naman so far. Pagdating sa pera, it's just a 1.K. Ilang 1K plus lang ito, mga brother, no? 1.6k gold lead, so walang problema. Pero to shift pa tayo, masyado malalim. Nandun si Brother Wewis. Ayun ang sinasabi ko sa iyo na crowd control coming from Angote naman. No, Brother Wewis with the gameplay, mga brother. Eto na, tignan natin. Masyado malalim si Brother Ganggang. Now they are trying to invade the red buff. Kailangan dito mag-rotate ni Alpha Gunner, mga brother. He needs to rotate, mga brother. He needs to annoy and give at least psychological warfare pagdating dito sa mga laning, mga brother. Ito na, ang ganda naman ng SS doon ni Brother Soy at ni Brother Ganggang. Ganggang with the gangbang. Pero si Wewis, dapat din niya natinuloy. Tumuloy pa nga si Wewis. That was a mistake coming from him, mga brother. And then Raven with the Way of the Dragon. Pero may purify nga doon. Brother Gilito surviving the attack, the onslaught, mga brother. Triple kill for Gilito, mga brother. Pero itong Brother Barumbado, tingnan natin. Ayun ang sinasabi ko na kung nagkamali pa nga doon. Kailangan niya makapag-tempest of play dito, mga brother. Gilito, medyo delikado. Hindi niya na pinatakas iyon. Makamambout pa ba? Nandito si Brother Natalia. Ang Natalia natin. Ayan, nasasabi ko sa inyo, mga brother. Pero napatay pa nga ni Barumbado. Rostar! Nakupo, kailangan niyo gumawa ng paraan dyan, mga brother. Pero hindi, na-take down na nila ang lane in exchange. Pero ito, sa middle late games, doing his job, mga brother. Being productive, mga brother. Pero ito, si Palpatay nararamdaman ang damage coming from Kims. Going out, mga brother, hindi na siya. Uy, nakapag-regen pa nga with the passive, mga brother. Good shit doon, mga brother. Pero ito, tingnan natin, Soika against Gosen. Gosen will do his thing, mga brother. Hindi na nga, tamang mamba out na lang. Oh, and sa trade na yon, mga brother, lamang doon ang ating carry. Kasi carry, may bounty hunter yan, mga brother. So, with the bounty hunter, pasok sa banga, no? Mga brother, pasok sa banga. So, nagre-request backup sa top. Tignan natin, mga brother, kasi kailangan natin matignan ang item. So far, wala pa naman na endless battle dito ang ating carry. Ang nakabuo pa lang, si Masha pa ang una nakabuo with the corrosion site, mga brother. Ang bilis na. Top lane, tingnan natin, Wewitz with the pokes and microgaming against Gosen, mga brother. Ayan na, Barumbado, just taking his time, no? He needs to farm, di ba? Kailangan niya ng damage. He needs to go all over the map. Tinamaan pa nga doon si Brother Alpha Gunner with Hilda with the SS. Pero free hit dito ang ating carry. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga brother. Out na lang sila, mga brother. Hindi na nila itutuloy. Masyado na malalim. At nauuna pa nga sa pera dito si Brother Masha natin. Ganggang, nararamdaman niya na meron something doon sa bandang brush nila. So, he won't go. Mga brother, pero ito, nararamdaman na si Palpatine, mga brother, ang damage coming from our Masha. Pero si Ganggang, naalis na siya dyan. Pag siya nahuli dyan, mga brother, patay siya dyan. Pero hindi, meron pang passive coming from our Masha. Pero ito, Way of the Dragon. Kailangan na may follow-up dyan, mga brother. Gosen, medyo delikado. Mga pag- Uy! Crash pa nga! Crash pa ba? Mamamatay ba si Brother Raven dito? Mga brother, good shit! Coming from our Gosen, ang ganda naman ang pinakita. Although, patay siya doon, mga brother. Pero hindi. Ang ganda ng pinakita doon ni Brother Gosen, Mina. Alam niya na 1v1 with the Great One na yun. Laban na. Pero ito, sinasabi ko sa'yo, ang ganda ng yin and yang skills coming from our Gooey. Ang ganda ng ginawa ni Brother Gosen doon, mga brother. Ito na, shield pa patay. Nararamdaman ang damage coming from our Masha. Wow, man! 1v1 sa Tore yun, mga brother. Hindi inasahan. Kahit normal attack, kulang pa sa damage output ang ating show. Ang ganda naman doon, mga brother. So far, mga brother, ang hirap mag-predict. It's just 2k, mga brother. Gold lead. So masyado pa maaga. Nasabihin na lamang ato, lamang si ganyan, lamang si ganyan. Depende lang sa core nila. 6-1-0 ang core dito ng ating Wit and Friends Reborn. At ang bangong minahamoy ako doon ha. Tapos, 6-2-0 naman ang core naman dito ng ating roster. So, tignan natin yung items. Hindi ko matignan basa-basa yung items kasi biglang mga nangyayari. Eh, na sinasabi ko sa'yo, si Barumbado medyo delikado. Kailangan niya na makabamba out dito.
masyado siya malalim dyan, men. He needs to get out, mga brother. Get out of the mess. Pero to, nakapapunta na ng BOD dito. Natalia Delgado, mga brother. Kailangan niya mga Alpha Gunner down, mga brother. Masyado siya nag-commit doon. Masyado siya nang ulit at naramdaman siya ni Boss Wiwit. Deads ang ating Natalia, mga brother. Pero ito, masama ata ang gagawin ni brother. Gang. Oh, flicker in. Grabe naman doon. Hindi niya napatatakasi si brother Wiwit. Wiwit down, mga brother. Now, tingnan natin dito si Gang. Fatal Links activated, mga brother. Then flicker out, mga brother. Barumbato with a Tempest of Blades. Patay doon. I'm exchange din ang ating Atlas, mga brother. Down din si Atlas. So that is a 2-for-1 trade. Patay ang isa sa amin. Dalawa ang kukunin namin sa inyo. Good shit coming from them, mga brother. Balik tayo sa phase 1. So tingnan natin ang items, ha. Mabiod din na dito ang Link. Si Kari naman papunta ng Golden Staff, I'm sure. Pero si Natalia meron ng Blade of Heptasis. So mararamdaman na din niya mamaya. Ang mas makakaramdam niya si Wiwitz. Si Wiwitz ang pinakamakaramdaman niya. Dahil alam ko gagawin dyan ng Natalia. Backlanes lang yan, mga brother. Ito na sa support. Then makikita nyo naman, mag-assault kiras ata itong ating Atlas. Now ang Barumbado is invading the blue. Putang, di ko napansin, mga brother. Oh shit, my bad, mga brother. Pero I know, ang gumawa na ito, si brother Kims was silently attacking the Lord a while ago. Mga hindi ko napansin, mga brother. Pero tingnan natin dito, makuha ba nila? Masyadong malalim dito si brother Barumbado. He needs to get out. Pag nag-fatal link siya, tapos ka talaga, mga brother. Hindi na nga mali. Nag-miss ang Fatal Links at a top lane si Kims. Kims is still doing his thing, mga brother. Just like yesterday, mga brother. Going for the objectives, mga brother. Makakamambout ba siya, mga brother? Hindi na pinataka si brother Gosen dito, mga brother. Pero hindi. Ang kapalit niyan ay mga turrets ng ating Rostar. Rostar now is on the verge of a defeat, mga brother. Middle lane turret. Onti na lang ang life. Naku po, makakalbo na. Bukas na sa kaliwat kanan ang tindahan dito ni Alin Nien, mga brother. You can now buy alcohol, mga brother. 24/7 bukas na sila. Makakapasok na kahit sino dyan. Pero ang galing nito, Kims lang malakas ata ang natama ata yung mga brother. Habang lahat ay busy, habang lahat ay magulo, Kims is doing his thing, mga brother. Di ko napansin na nag-lord na pala yun, mga brother. I know he was the one who was taking the lord a while ago kasi siya lang may potential na pwede makapatay ng lord. And ang galing nun. Shoutout sa iyo, Madam Shimizu. Maraming salamat sa 50 stars. Grabe, men. Tahimik lang. Wala nga. Alam mo yun, para siyang si Kuroko, mga brother. Kuroko, ma'am. 6-man lang, mga brother. Ghost na ghost ang galawan. Di mo alam, may ginagawa pala siya pala talaga ang nagdadala ng tahimik lang, no? Siya yung malakas sa dilim, no? Pag tahimik ka talaga, malakas kayo. Ganun ang pinaka-setup lagi niya, mga brother. So, let us see nga. Ano bang meron dito kay Kims? So, Kims now has Demon Hunter Sword. Tapos, puta, ito yung nakakalimutan ko kahapon, men. Ito yung nakakalimutan ko na Corrosion Sight. Tapos, papunta siya ng Ages of Immortality na ito, mga brother. Ito yung nakakalimutan ko kahapon. Putang inang espada to. Hayop na yan. Tapos, nakita niya naman kay Link. Papunta na ng Berserker's Fury. Meron ng BOD, Endless Battle. While sa Kari, kulang pa na item to, mga brother. Meron pa lang siya ng Endless Battle plus the Golden Staff. So, yun ang problema dyan, mga brother. Kulang-kulang sila dyan. Pero nakita mo yung mga micro gaming coming from Brother Witch. Tingnan natin yung items ng mga brother noon. Naka-necklace, naka-glowing one na red, going for Icewind one, mga brother, para todo slow plus the damage from the glowing one. So, ayan, mga brother, Natalia dito, umikot lang. I hope that they have used Natalia wisely kasi I think hindi natatakot dito ang team ng With and Friends Reborn kahit may Natalia, no? So walang threat coming from Natalia, mga brother. So, kaya tamo confident na sila, mga brother. Alam nila kung paano nila, anong gagawin nila. Brush after brush lang. I know they are just waiting for the second lord, mga brother. At ang maglo-lord na doon ay si brother Masha. So si Masha lang, mga brother. Wala na iba. Yun lang hinihintay nila habang sila nagka-clash. Masha or Kims will go for the lord. Yun ang plano nila dyan, panigurado, mga brother, no? So that's why ito si Kims. Gang is trying to check the bush, pero alam niya, naramdaman niya. Hindi, hindi ko napansin yun, ha? Raven now with the kill, mga brother. Patay doon si brother Alpha Gunner down, mga brother. Natalia was trying to poke, I guess, ang ating, ayan na sinasabi sa inyo, mga brother. Kims, just like yesterday, going for objectives, mga brother. Wala pang Natalia to at least contest this or someone to contest this, mga brother. Kulang sila. So they just have to give this Delicado ata to si brother Gelido. Pero hindi, tamang poke lang din. Micro gaming coming from brother Barumbado. He was just trying to check kung okay ba. Kaya niya bang patayin? Hindi. Nag-out na lang siya. Pero nakita mo, para sa akin, the story here is Kims. Kims, he is sticking with sa plano nila, mga brother.
hindi siya nag-get out of the plan at get out of the way para lang mag-kill. Hindi siya gumagawa ng unnecessary movements or actions para ikasama ng kanilang lead or ikabawi at ikatilt nila, mga brother. So, Kims, I commend Kims, mga brother. Kims, Kim Ivan, yan, sa FB niya, mga brother, tignan nyo, single yan, mga brother. Kung malakas magmasya yan, kakalmutin ganyan, biga ka lang, siya na bahala sa lahat, mga brother. So yan, makikita nyo ang potential na lakas na meron ko si King. Ang ganda niya, mga brother, ah. So ito top lane, delikado na, nandyan ang Lord. Middle lane, alam po gusto nilang basagin to, pero hindi, kasi malayo pa yung wave, yung minion wave. So tingnan natin, alam po papasukin na nila to. Panakot lang yung SS ni Yui. Ito na, just one clash, mga brother. Kims will just go for the turret, mga brother. Nandiyan, the Lord is knocking the door of the Rostar, mga brother. Tingnan natin, Fatal Links activated against Kims, mga brother. Pero backlane, patay ang ating key, ang ating natala. Pero in exchange, patay din naman ang ating Soika, mga brother. Ay, buhay pa si Soika! Buhay pa nga si Soika, mga brother. Kala ko patay na si Soika. Soika, at tigas ng mukha, mga brother. Buhay pa nga. Pero ito, Gosen, low HP, mga brother. Pero they will just try to... Ito na, si Kims. Sabi sa inyo, mga brother. Kims did it, mga brother. Kims won this by just going for objectives. And that is the story of the game, mga brother. Game 1. Puta, but 1-1, gago. Di pala game 3 to. Sorry, man. 1-0 pa lang. Takina, bubo. Yan sasabi ko kanina, eh. Takina, eh. Kaya mga binabago. Fucking shit, eh.